1 to 100, it's 99. Kasi bakit? They practically covered yung gusto kong marinig. Personally, no, unang-una yung mga social amelioration programs ng ating gobyerno. Pangalawa, infrastructure programs. Pangatlo, yung mga structural reforms, no, na ginagawa na sa aking paniwala ay ngayon nabibigyan ngayon ng tuon at pansin. So dapat talaga na bigyan ng mataas na grado ang ating Panginoon. Reaction sa buko, Pan? Well, ako, isa ako sa mga masaya. Kung nakita nyo siguro yung reaction ko, tuwan-tuwa ako nung binan ng ating Pangulo, nagkaroon ng deklarasyon ng ban, no? At least maliwanag na ang pulisiya ng ating national government ay to totally ban POGOs in the country at the end of the year. Bakit? Kasi ito ay sinyales na tayo ay naghahanap ng mga matitinong investor dito. At saka magkakaroon ng katapusan itong mga criminality na caused by this POGO dito sa ating bansa. So palagay nyo doon sa total ban, mapapawasan pati problema natin sa illegal drugs? Palagay ko, no? Kasi mayroong koneksyon ang POGO sa illegal drugs. So, dito, dahil dito, yung mga sindikato na nagpapakalat ng droga, pilit na nag-i-smuggle sa ating bansa, siguro ngayon magdadalawang isip dahil totally banned na ang focus dito sa atin. Magandang perfect yung opportunity at saka yung timing, no, na dineklara ito sa isang ulat sa taong bayan dahil nagpapakita na naririnig ng ating Pangulo yung tinig at yung mga sigaw ng ating mga kababayan na ito ay ihinto at bigyan ng katapusan. Well, that's good, no? In fact, kitang-kita natin sa statistics, no? Bumaba yung crime rate, no? Especially yung mga crimes related to drugs, no? Talagang bumaba ito. Isang patunay na meron palang strategy na pwedeng i-implement na hindi kailangan magkaroon ng patayan. Isang magandang imahe ang nakikreate nito. Hindi lamang para sa ating mga turista ang gustong pumasok, kundi mga pati na rin mga negosyante at investor. Sir, given na meron tayong COVID hearing now, what is recent? Next is we continue with the POGO investigation at dapat panagutin yung mga dapat managot. Dapat may accountability. Hindi pwedeng walang accountable dito. Ang daming kumita rito, ang daming nasirang bahay, ang daming nasirang buhay. So dapat yan bigyan ng accountability at panukohan ito. I don't think that's necessary. There's no necessity to pass a law to demand this. Kasi ito ay isang online gaming platform which the Constitution does not prohibit. No? Whether this comes from international community or not, wala namang prohibition sa ating saligang batas. Pero dapat magkaroon ng regulasyon. Kaya ang PAGCOR po ang tinahasan na maging regulator nitong game nito na tawag nilang IGN. Okay. Isa sa isa sa aming mga kalinginan ay yung pagtaas ng sweldo. So nabanggit ni Pangulo yung tataas ang sweldo ng mga government employees. So isang positive ito. Pangalawa ay yung pagbaban sa POGO at the end of the year. Ito yung isa sa aming mga kalingan ay yung maiban yung POGO. Siyempre, yung pangatlo, no, yung para sa mga group, yung career progression yung kami lalo na dun sa pangkakarap niya. It's, expected. Dahil nakikinig, like I said, nakikinig naman ang Pangulo lagi sa mga tao, and it looks like it's clamor of not only the Senate and Congress, pati yung taong bayan, nape-permisyon na, kaya inaction na ng Pangulo. Kanina, bago yung speech niya, I believe na tatalakayin nyo, especially when starting to talk about social problems. So, na-expect ko na na ibaban niya na yung POGO, totally. Sa house po, paano yun? May mga pending hearings po kayo? Wala na. Magiging moot and academic na yun pag pinaban niya, effective immediately, di ba?
winawind down nila hanggang katapusan ng taon na ito, pinapatapos yung mga kontrata, etc. After that, wala na talaga. Kung Erwin, ano ba po yung mga nagustuhan nyo sa sinabi niya? Ano ba po yung mga nagustuhan nyo? Yung sa West Philippine Sea na atin ito, and then we will never yield. So, clear message yun na we will not yield siguro lahat ng resources natin at mas maraming pondo para sa ating armed forces at saka Philippine Coast Guard. Yun naman ang promise speaker, di ba, sa Coast Guard na more funds for them para makabili ng gamit. Okay,